Tingin nyo ba it's really onic time? Masasabi naman natin it's really, really, really onic time. Para sa akin, it's onic time. Patch, yung patch talaga, ano, yes, nasa, may factor talaga yun na sobrang lakas ng assassin ngayon. Tapos, yung gold din, ang laki din ng buhat factor ng gold lane. Si Kelra, no? So, para sa it's onic time. Para sa akin, it's onic time. Hanggang ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin itong koponan ng Fanatic Onic PH na hunsen sila nga ay mayroon ng 12 na win streak dito nga yan sa MPL PH regular season at mukhang isisweep nga nila itong regular season para magkaroon nga ng panibagong records sa kasaysayan ng MPL PH na hunsaan mahihirapan nga ang ibang koponen para nga i-beat itong records na isinet na nga ngayon ng Fanatic Onic PH. Kaya naman ayon dito kay Wise kapatid ay sigurado na nga siya na it's Onic time na talaga para magkampyon ngayong season na ito. Pero ang malaking katanungan nga rito kapatid, magchochoke nga ba itong si Kelra o hindi? King Kong regular season MVP ngayong season na ito. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay tuloy pa rin ang panalo ng Fanatic Onic PH dito nga yan sa MPL PH Season 14 kapatid. Nasa huling yugto na nga tayo ng regular season pero tuloy-tuloy pa rin talaga ang panalo nitong koponen ng Fanatic Onic PH. Mayroon pa nga silang dalawang laban kapatid at nagbabadya nga ang kanilang 14-0 run ngayong season na ito. Kaya naman nang dahil dyan, sila nga ang kauna-unahang koponen na makakakuha ng 14-0 dito nga yan sa MPL kapatid. At sobrang hirap ibit niyan lalong-lalo na ngayong season na ito at sa mga susunod pang season. Dahil syempre, bawat season naglalakasan na nga ang koponen. Kada season, abay nakikita nga natin na umaangat din ang level ng paglaro ng bawat koponen. Kaya yung isiset na yan ng Fanatic Onic PH, kung hindi man yan mabit ng ibang koponen, baka mismong Onic PH ang magbit ng sarili nilang records. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, nakikita nga nitong ni Wise na it's Onic time na talaga. Onic time na kung saan magkakampyon na nga ngayong season na ito. Although, sa ngayon nga kapatid, ay hindi pa rin naman kumbinsido itong mga fans ng Onic PH sa itinatakbo ng regular season nila. Dahil last season, abay na lason ang Fanatic Onic PH kapatid na kung saan hindi man lang umabante sa pinaka-playoffs itong Onic PH dahil lumaro nga ang Onic PH dito nga sa play-ins ng playoffs. Ayun, inilaglag lang sila ng Blacklist International. Kumbaga kapatid, sobrang sayang talaga yung ipinakita nitong ang koponan ng Fanatic Onic sa regular season. Kaya naman ngayon ay pilay na trauma nga ang mga fans ng Onic PH at hindi nga kampante ang mga ito. Sa madaling salita, nagda-doubt nga ang mga ito kapatid na makakakuha ng kampyonato ang Fanatic Onic PH ngayong season na ito dahil hindi lamang last season ganyan ang Onic PH. May ilang season din sila kapatid na nangunguna sa regular season o di kaya'y namamayagpag sa isang season. Pero pagsapit ng playoffs, ayun, inilalaglag lang sila dito nga sa MPL playoffs. Pero ang malaking katanungan nga ngayon kapatid ay makukuha na nga ba
nitong Nekelra ang kanyang kauna-unahang kampiyonato dito nga yan sa MPL. Isang kampiyonato pa lang ang nakukuha nitong Nekelra simula nang mapunta nga siya dito sa MPL noong MPL Season 7. At ito nga ay ang kampiyonato sa MSC 2021. Kumbaga kinalawang na nga ang kampiyonato niya yan ni Kelra. Inaasam-asam din talaga ni Kelra, kapatid, na makakuha siya ng kampiyonato sa MPL. Kaya nga siya umalis sa Smart Omega, kapatid, dahil hindi na nga matiis pa ni Kelra ang kanyang pag-i-stay sa Smart Omega, yung tipong okay naman ang kanilang samahan ng kanyang mga kakamperito. Pero syempre, kung ganyan at ganyan lang din ang kanyang mga kakampe, kapatid, abay lugi naman itong si Kelra. Dahil sobrang lakas nga ni Kelra at patuloy pa rin itong nagbabatak. Kaya naman, mas minainam na lamang nitong ni Kelra na lumipat ng ibang koponan at dito ay lumipat siya sa Fnatic Onyx PH na kung saan last season ay nakita natin na sobrang solid nga ng mga ito. Pero isang pagkakamali nga ang nangyari sa kanila sa playoffs na sa ngayon ay itinatama na nga ng Fnatic Onyx PH ang malaking pagkakamali na yon. At sa tingin ko nga rin, kapatid, hindi na hahayaan pa ng Fnatic Onyx PH na mangyari sa kanila yung nangyari last season. Kumbaga, lesson learned talaga dito nga sa koponen ng Fnatic Onyx PH. Kaya aabangan nga natin, kapatid, ang ipapakita nga nitong nila Kelra, lalo na't na-secure na nila itong upper bracket. Kung sakaling matalo man itong sila Kelra sa upper bracket, may lower bracket pa. Pero wag lang sana sila matalo dito, kapatid, dahil madidihadong nga sila dito nga sa season na ito. At malamang sa malamang nga niyan ay pagtawanan na naman ang koponan ng Fnatic Onyx PH dahil nag-choke nga sila. Pero may mga ganyang koponan na dito nga sa MPL, kapatid, nung mga nakaraang season. Isang halimbawa ay noong lumipat itong sila Yawi dito nga sa Echo PH noong MPL Season 9 na kung saan, kapatid, nakita nga natin na sobrang dominating ng Echo. Yung tipong top 1 pa nga sila, kapatid. Pero anong nangyari? Inilaglag sila ng Smart Omega na kung saan dito nga, kapatid, ay inasar. Asar pa nga yan nila Kelra. Nag-iyakan nga itong sila Tremor TC. Pati nga itong si Yawi, kapatid, dahil syempre nakakahinayang nga naman yung nanguna kayo sa regular season pero tinalo kayo. Pero ang ibig sabihin niyan, hindi pa nga buo ang tamang timpla. Kaya naman ang sumunod na season na MPL Season 10, hindi man nakuha yan ng Echo PH, nakuha naman nila itong World Tournament ng Mobile Legends. At kasunod nun, nakakuha na naman ng kampiyonato itong koponen ng Echo dito naman sa MPL. Kaya naman lang dahil nga dyan, kapatid, ay talaga nga namang may pagkukumpara natin yan dito sa Fnatic Onyx PH ngayon. Hindi sila nagkampiyon last season, pero baka ngayong season nga, kapatid, makakuha na sila ng kampiyonato. Nakagaya nga ng sinasabi nitong ni Wise, bukod nga rito, isa rin sa posibleng maging regular season MVP, kapatid, ay walang iba kundi ito nga si King Kong. Dahil syempre sa ganda nga ng kanyang ipinapakita, kapatid, deserve din naman itong ni King Kong ang regular season MVP. Syempre sa Onyx PH nga kukunin ang regular season MVP, kapatid, dahil sila nga ang noong
muna. Sa ganda ng stats ng mga ito, malamang sa alamang nga niyan kapatid, ito ngang si King Kong ang maging regular season MVP. Bukod dyan, na ipapasok nga rin natin sa listahan, ito ngang si Kelra. Dahil sobrang lupit nga nang ipinapakita nito ngang ni Kelra, na kung saan si Kelra na yata yung may pinakamalaking hero pool na ginamit ngayong season na ito. Dahil alam nyo ba na hindi lamang mga marksman yung ginagamit ni Kelra, nag-gold fighter heroes din yan dito nga sa MPL, na gaya nga ng paggamit niya ng Ruby. At syempre nandito rin ito ngang Alice na ibinabalik niya nga ngayon dito sa meta, at naging effective nga yan kapatid, dahil nananalo-nalo nga sila sa mga nakalipas na laban nila ngayong season na ito. Kaya aabangan nga natin kapatid yung mga ipapakita pa ng Fnatic Onyx PH ngayong season. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.